Alright, so tapos na kami dito sa Sand and Stars. Punta naman kami ngayon ng Sabang Beach na maghanap ng resort. Solid dito. Alright, let's go! Nag-setup na ako ng dual cam para maganda-ganda view. 58 kilometers papuntang Sabang. Malapit-lapit lang na biyahe. Nakapunta na kami dun dati. Parang 6 years ago pa. Tagal na. Magandang balikan. Maganda dun eh. Daming kainan dun. Yun o. Hi! Mas maganda talaga yung ano dito. Beach dito kasi sa Sabang. Sa Sabang kasi ano yun eh. Pang surf. Sa mga surfer. Nahilig mag-surf. Malalaki yung alon doon. Dito, white sand. Tapos pwede kang maligo talaga. Maganda. Doon kasi black sand tapos ano eh. Malalakas ang alon. Ang surfing talaga. Yung mga gusto mag-swimming, dito yung pinupuntahan. Hanggang doon sa may Dinidyawan. Ang long stretch ng beach na yan. Di pa kulaw to eh. So yung mga surfers, doon naman sila sa Sabang. Tabi-tabi yung mga resort dito. So kung hindi kayo nakapagpa-reserve eh, marami kayong pwedeng puntahan na ibang resort. Iba-iba lang din ang presyo. Pero mura lang dito eh. Kasi malayo na kasi. Parang 30 kilometers pa to from Sabang. Or from Baler. Pero sulit naman yung punta nyo kung pupunta kayo dito. Pakaganda ng lugar. Alright, twisties tayo. Okay, dito. Mapakita ko sa inyo yung discarte ko sa twisties. Kapag may angkas, hindi naman ako naglo-long ride nang wala akong angkas eh, or hindi ka kasama si OBR. Idea lang naman ang cornering eh, slow look, press roll. Ganyan. Oh my God. Solid. Ano ba yung slow look, press roll? So, kapag pupasok ka ng corner, minor. O yung ideal speed mo. Tapos tingin ka sa corner, sa dulo. Yun, tingin-tingin dito. Tapos silinyador. Or counter steer muna. Tapos silinyador. Ayun yung idea niya. So, umpisa ka sa labas. Tingin. Counter steer. Roll. Silinyador. Basic lang. Dali lang yan. Ngayon, kung may angkas kayo, kailangan marunong yung angkas nyo. Kasi mayroon mga ibang angkas, di marunong eh. Kinokontra nila yung direksyon. Kaya kailangan marunong yung angkas nyo or tuturuan nyo. So sa angkas naman, sabihin nyo lang na steady lang sila. So hindi yung kung saan saan nakashift ng weight, malikot. Tapos kapag mag-corner kayo, kung saan pupunta yung motor, doon din siya titingin dapat. Ganyan. Ganyan, nakatingin siya sa kanan. Professional yan eh. Professional back ride. Counter steer, roll, linyador. Sa importante, ang number one rule dyan eh, titingin ka sa pupuntahan mo kasi doon ka dadali ng motor mo. Yan naman yung tinatawag na target fixation. Pag halimbawa may ano, hazard or road hazard, pag doon ka tumingin, doon ka babangga ka doon. So yun ang iwasan mo, target fixation. Bakit pala ganun? Makakapala tayo kahapon. Hindi, meron din pataas. Basta lagi kayo mag-umpisa sa pinakalabas. Para hindi kayo mag-overshoot. Ayan o. Siguro na marunong na kayo mag-counter steer eh. Napag-aralan nyo na yan. Okay dito. Saka ano lang, dahan-dahan lang. Hindi naman tayo kailangan magmabilis eh. Lalo pag mga ganyang corners. Lalo yung mga scooters. Hindi naman yan talaga pang bankingan o pang cornering na
pwede kang pumasok ng mabilis. Doon ka lang sa komportable mong speed. Did you bring my phone? Ayan, no? Oh, dito. So, pag downhill naman, ayan, nag-apply na rin ako ng trail braking pag sobrang steep. Para mas maganda yung liko mo. Mas maganda yung contact patch pati ng unahan mo na gulong. Kasi nasa forward yung ano nyan. Or mix yung wheelbase, sa forward, andun yung weight. So, mas lapat yung gulong mo sa unahan. Ayan, naka-brake pa rin ako. Hindi ko binibitawan yung brake, pero parang nakakagat lang siya ng kapraso. Ayan. Sa front, sa rear, okay lang, kahit ano, hindi masyado. Ayan, brake. Binibitawan. Para mas maganda yung liko mo, mas tight, makakaligo ka. Mas kontrolado. Kasi nakashift sa unahan yung weight mo eh. Medyo pang advanced na yun ano? Trail braking. Pero pag nakasanayan mo na yan, madali lang yan eh. Usually yung sinasabi, kapag nagko-cornering ka daw, huwag na huwag kang pepreno. Yung sa gitna ng corner, huwag kang pepreno. Pwede naman pumreno, yan nga trail braking. Pero syempre, yung preno mo, hindi yung kagat na kagat, yung ano lang, kumagat lang ng kapranggot. Parang yung biting point ng motor mo. Makakabisado mo naman yan kung kabisado mo yung motor mo. Ay mga ginagamit. So yun lang, pakagatin nyo lang ng konti. Oh, solid oh. Magaling itong mag-bunking, walang helmet. Joke lang. Ngayon, kung pepreno kayo ng bigla, yan, bago kayo pumasok ng corner, syempre. Bawas na kayo ng speed. Kaya kailangan mo rin ma-anticipate na paano may buhig lang bumulaga sa'yo, lalo kung blind corner. Sobrang bilis mo. Yari ka. Kaya kailangan yung komportable ka lang na speed bago ka pumasok ng corner. Okay. Ang ganda dito. Sobrang solid. Punta kayo dito mga bro. Hindi pa kulaw. Papuntang ano yan. Dire-diretso yan. Sa ano. Yan. Dinidjawan. Tapos sa. Ano nga yan. Pasiguran ano. Bingin ako. Hindi makakawala yung air pressure tag. Pang ano lang yun, high speed. Pauwi ko yung gagamitin yun. Hindi ko kasi nasuot yung earbuds ko. Nagagalit na naman sa akin si OBR. Pang high speed lang yun. Kumabati siya. Oh. Kita niya yung camera natin eh. Sarap bumiyahe dito. Wala kang kasabay halos eh. Kung konti lang na dumadaan. Ganun naman halos kapag ano. Yun. Oh my God! Ay, nagpagas kay ate, oh. Shut up! May paimbudo, eh. Kaya solid yan. Kaya yun. Saan kayo papunta yun? Alam nyo ba yun, mga bro? Makakana na yun, ah. Abandoned bro. Hindi ako yun. Siguro. A private property siguro. Okay. Punta. Ning. Nagawa mo. Hindi na mo. Sobrang basta. Natunaga sa kalahati. Bumalik ko. X-Doubt. Ano nga yung mga ganyan. Paunahin nyo. Mabilis sila eh. Ride safe. Or drive safe. Yung ipitin. Ano po mga ganyan. Mas madali sa kanila mag-cornering eh. Four wheels yan eh. Kunahin nyo pag ganun. Oo. Yun. Pag mga ganun, huwag din kayong pakampante na wala ko mawala kayong kasunod. Check nyo rin lagi yung side mirror nyo. Kung meron ng kasunod. Kasi kagaya nun, mabibilis yung mga yan eh. Paunahin nyo. From time to time, check nyo yung side mirrors nyo. Ang
Ganun naman talaga dapat pag nagmamaneho ka. Lagi mo check kung merong nasa likod mo. Minor. Bitawan ng preno. Tingin sa corner. Roll. Minor. Bitawan ng preno. Tingin sa corner. Roll. Alright. Basic lang naman din yun eh. Dali lang pag-aralan. Rail braking. Hindi naman kayo mag-slide kasi basta yung tamang kagat lang ng preno, wag yung full stop. Gaya niyan, sobrang steep. Trail brake lang, tingnan niyo yung kamay ko. Oh, tiga. Release ng konti. Mahirap yan ganyan, lalo may angkas kayo. Mahirap mag-cornering na may angkas eh. Mas mabigat yung motor. Tapos scooter. Wala namang ano yan eh, engine brake. Oh, mahina yung engine brake. God damn it, man. Against the light. Hey, nasa taas ang light. Nasa tapat. Sobrang ganda dito. Wow. Na lang tayo magtumira. Ang ganda dito eh. Tingin sa corner, dulo, roll. Hindi na kailangan ilawit yung tuhod nyo. So kung sa kayo tumingin, doon pupunta yung motor. Para lang yun sa mga sobrang tight na corners. Tapos pag mabilis kayo, pag ganong speed, di mo naman kailangan eh, lawit yung tuhod mo eh. Ito pa lang ata yung long bridge na nakita natin. Oo. Long bridge. Ganda rin dito. Road markings, yan, mga ganyan. Double solid yellow line. Baka lumo-overtake dyan. Ay, tumaluwag. Ganda. Tingin, throttle. Ano ba? Kung saan ako nakatingin, doon napunta yung motor. Yung counter steering na yan, ano na yan eh. Automatic na yan, nagiging muscle memory na. Pag nagli-lean ka, automatic mo na siyang napipindot sa pag-lean mo. Ano na itutulak mo yung manibela. Ganun oh. Overtaking naman to pag cornering. Siyempre, wag yung sa blind curve. Yan, gaya niyan. Hindi mo kita yung kasalubong. Huwag kang overtake dyan. So, hintay mo kung kita mo yung harapan. Ako nasa sakyan. Sintansya mo. Yan, wala. Overtake na. Kaya marami din ang aksidente eh. Mag-overtake sa mga blind curves eh. Thickly populated area. Eh, huwag nyo nang i-ignore yung mga road signs. Pag nakalagay slow down or populated area, minor lang. Tandaan lang. Ayan, ganyan. Daming pwedeng tumawid. Mga aso, mga pusa, mga tao, mga bata. Diba? Tandaan lang. Importante ang traffic signs, yung road signs, equipment crossing, and hazard yan ito.
pwede silang tumawid. Ganun, prepare na kayo. At wala. Ayan, nakita yung arrow. Paggabi, ano yan? May ilaw yan or reflectorize yan. Para kita nyo sa yung direksyon ng kalsada. Kung wala kayong maps. Ayan, kaya ako may maps eh. Bukod sa hindi namin alam yung pupuntahan, nakakatulong kasi yan. Lalo sa mga corners. Anticipated mo yung ano, gano'ng ka-tight or gano'ng ka ano yung corner. Nakapag-prepare ka beforehand. Kaya yun ano, nung reflectorized na signs. Road signs. Yan yung mga araw. Para paggabi, kita mo. Saan ang direksyon ng kalsada. Kaya ang gitna minsan, meron niya ano eh. Mga reflectorized na ano. Mga nakaumbok. Yun naman yung linya. Dito wala eh. Ito na oh. Yung dagat. Ah, doon pa tayo, no? Ito na. Wow! Ayun, naka-bridge ba yan? Ha? Dito bridge. Ah, dito na yan. Ayun, banda doon na yun. Doon tayo. Kita natin yung beach. Hindi ka na yung beach na yan? Alright, let's go! Ang ganda ng picture. Ito mga nagpipicture lagi yung mga riders eh. Kita kaya yung bato? Kita yon yung bato. Ayun o. Oh. 20 kilometers na lang kami. Nasa Sabang na kami. Let's go! Bumagal, madalas ang aksidente dito. Kaya ang sinasabi mong balir. Oo nga, yung mali ko. Tama naman ang sa kabila yung balir. Ayan, ayun ako pa balir. Oh, sarap na. Dire-diretso na oh. Pwede na humataw pa ganyan. Wala namang mga bahay dyan eh. Zip mga Zoe. Hindi ka naman siguro magpag-vlog kung pera rin sa kanya. Nakakita nila yung sa Baler, aking mga Baler, diretso public market. Ipakulaw town proper. Yan na, welcome Baler. Alright. Natakot ako nito mga aso eh. May aso minor. Pusa. Kung ano mga hayop na tatawid sa kalsada. Undecisive kasi yung mga yan eh. No? Minsan na diretso, minsan na balik. Wow, ganda na kalsada oh. Ganda rito sa Baler eh. Parang napuntahan natin ito dati. Yung Bigisit, ano? Bigisit, siguro Bigisit. Yung kabilang dito. O, dito yung daan. Dumaan siguro tayo dito nun. Naalala ko ito eh. Bridge. O. Isang hangin ng truck. Bandaan ah. Google Maps. Ang nagawa mo. Ano nilagay mo sa Sabang Beach? Hmm? Mamaya sa ibang tutulong tayo dito. Google Maps. Tama ba yan? Ah, you're in this way.
na, nakita ko na. Destination. Ito na, Sabang Beach. Hanap na lang kami ng room. Tanda mo pa yung room natin dati. Ay, ito. Ito yun. Ito. Ay, yung kubo. Ito. Ito yun. Yan, ito yun. Dito kami nag-check-in dati, 6 years ago. Ito! We're close. Wow. Ito yung room namin. Kasi wala kaming gamit. Alright. Wind lift kami. Punta kami ngayon sa Surfer's Grill. Punta din kami dito sa Sabang Beach. Let's go! Walang tao. Sabot na. May nagsasurf doon, no? Sa umaga, maganda mag-surf dyan. Sarado sila. Sayang. May ibang kainan. Ang dilim na, Bi. Hindi na makita. Alright, kain muna kami. Kinabi mo sarado. Ano to? Double patty. Burger 2.0. Tsaka fries. Sagtigad kami ng pansit. Hindi kami ng soft drinks. Ayan yung beach, oh. Mukhang masarap. Mukha lang. Tikman natin. Good morning. Yan na, breakfast na kami. Tapos uwi na rin kami. Ito yung breakfast. May free breakfast eh. Alright, ito breakfast namin. Brewed coffee. Sausage. Ang sayo, bangus. We're going home. Ito, sarado kahapon, sayang. Pero dito kami nakapag-take out ng burger. Dito, the good food. Sarap din. Eh, fast forward na to. Anong fast forward?